So what's up mga kumaga, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang review natin ngayong gabi. So ito, isa rin to sa mga battle sa Guba 13. So sa mga nagko-comment dyan na sana ma-review yung mga remaining battle sa Guba 13. Yes, ito na po, ginagawa na po natin. Pero after po nito, mag-zoning 17 muna ako. So yung alam, may matitira ulit na battle sa Guba 13. So ano muna, postpone muna ulit yun. Mag-zoning 17 muna ako kasi may mga battles doon na hindi ko... May mga battles doon na gusto kong mapanood ulit. Although andun ako nung live. So ito yung zoning 17. Zoning 17. Yes, nakanood ako ng live niyan. Pero gusto ko siyang ulit mapanood. Kaya after na itong Guba 13 na MP3 vs. Cancer, zoning 17 muna tayo. Yung tatlong battles. Kasi yung inaantay pa naman natin yung ano eh, yung apat na quarter finals sa nang isa buhay. So hindi ko muna re-review yun. Antayin muna natin yung dalawa pa. Kasi alam ko uploaded na yung dalawa eh. Diba? So ayun. Huwag natin patagalin to. MP3 vs. Kenzer. I think exciting tong battle na to kasi may mga nakikita akong mga clips na to sa Facebook. So I think ano to? Kuwela to. So let's see. Yo! Special pick daw siya! Yan ang laging pinagyayabang ni Gago! Unang salang naman, talo agad! Parang Hansel Cabo! Pero okay lang yan, nabisak ka naman. Pero ngayong gabi, ako magsisilbi mong guro! Kasi itong 2-1 yung standing binigay sa akin na Enigma para na matuto! Gubat Game! Yeah! Okay, yung 2-1-2-2 na reference, maraming beses ko na napakinggan yon. So nagulat ako na ginamit pa rin ni Cancer yung ganun, no. So maraming beses ko na napakinggan yung ganung ano reference or ganung linya. Walang gay jokes ngayon. Total totoo naman yung pagiging bakla niya. Kung yung ibang may tite, gustong-gusto si Ivana, ikaw kakaiba ka kasi gustong-gusto mo maging si Ivana. Tinanong ko to dati. Tol, bakit bakla ka? Yung sagot niya, why not? kahit pang tito vibes yung chan ni Sak, pag nakikita niya napapasabi siya ng that's hot. Ma-appeal kasi sa kanya yung mga may dating ang tira kasi mahilig siya sa camshot. Dating tira camshot, tangina mo negi. May nabasa akong mga komento na bakla siya. Akala ko fake yung comments. Malaman-laman ko, totoo palang malaki kang bakla na parang Jason Collins. Sound trip nito, I was born this way. Guess, bitch, you're too gay. Bitch, you're too gay. Diet nito, pang-Amerikano, kasi naiisip niya na dick yung sausage. Tangina mo, alam nyo ba kung bakit siya may problema sa delivery? Kasi confused sa kanyang gender identity. Huwag ka na magtigas-tigasan, Mike. Halatado pagka-feminine. Gustong maging demonyo nitong bading, dapat pangalan mo Evelyn. Evelyn ang puta. Pag naliligo ka sa dagat, nagmumukha kang crossbreed ng mermaid at shokoy. Nag-feeling lalaki tong bakla, kaya nagtutunog tomboy. Mga classmate mong lalaki nung college sa'yo, nang gagalaite. Kasi sa tuwing sinasabi ni teacher ni take note, nangahawak ka ng titi. Gago. Nangahawak ka. Sabi niya wala daw gay jokes, pero ang atake niya dito ganun. Ng titi. Kasi sa tuwing sinasabi ni teacher na take note, nangahawak ka ng titi. Siya ay parang A-game na Hansel. Di dahil dala-dala niya ay delikadong rap. Kasi siya'y nagtututbrush, mouthwash, dental floss bago tsumupa at yun ang preparadong sack. Yo, may bago silang kanta. Yung title, Bawal.
And I took time to listen. Yung tema tungkol sa pinagbabawal na kantutan, tapos sa verse niya siya ay parang lulunok ng semen. Pero di ba may asawa't anak ka na? Pamilyang masaya? Ba't nagagawa mo pa yan isipin? Kung sino pa yung wannabe maestro, siya pa yung nagpo-promote ng cheating. Tangina mo. Taka, tsaka, ona, nag 1 minutes ako bago maparito. Dumaan sa tama na proseso habang ikaw na special pick, kakatsupa mo kay Jan Leo! Tanya lang to. Tapos, siguro may pre-medribat to sa gay jokes eh. May 4-bar setup na buo. Maayos ang bawat tugmaan at hindi siya magulo. Preparado sa atake, I'm in trouble na ko po. Kung alam niyang titirahin siyang bakla, tanggap na niya ang totoo! Time to meroy. Ito, simple lang yung sasabihin ko sa round 1 ni Kenser. Round 1 ni Kenser is umikot sa isang angulo. No? Hindi ko na matandaan kung napanood ko na si Kenser eh. Pero 1 minutes ata. I think so 1 minutes. Kasabay nila merge to eh, di ba? Sa 1 minutes. So, kasabay nila 30 sa 1 minutes. Yun ata yun eh. Di ba? Di ko na maalala. Pero... Kenser umikot sa isang angulo buong round 1 niya, gay jokes, no? So medyo nang hinayang ako kasi kaya niyang magsik, alam ko kaya niyang magsiksik ng iba't ibang angulo, iba't ibang references sa buong round 1 eh. Pero nagstick siya dun sa isang angulo lang, so medyo hindi ganoon ka-epektibo 'yon, 'di ba? So, yun lang. Ganun lang kasimple yung sasabihin ko sa round 1 ni Nick Enser. So, pakinggan natin sa MP3. Oh, special pick ako. Kasalanan ko ba yan? Kaya tangina mo. Pero pinanindigan ko naman kasi nag-stand out ako. Tsaka, gay angles na naman. Pabalik-balik na atake kahit walang katotohanan. Diyan siya interested. Pero noong dinamay ni Badang anak ni Glock 9, di ba isa ka sa affected? Oh, at saka kahit di ako ganun, masama ba maging bakla? Kaya shut up ka na lang! Inaasar mo akong bading, tang ina Badang! At saka inaasar mo akong bading, pre, nandyan yung shota ko. Alam niya yung tunay. Huwag kang magdala ng pang grade 3 na asaran sa may pamilyang binubuhay. Teka. Wait, durog. Doon pa lang sa rebat na yon na huwag kang magdala ng pang grade 3 na asaran na pang grade 3 dun sa may binubuhay na basag. Umikot lang sa isang ganong angulo si Kenser at dun sa rebat ni MP3, wala na, tunaw na yon. Ay, huwag kang magdala ng pang grade 3 na asaran sa may pamilyang binubuhay. Teka. Nagago J-Block. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na sa PSP Cebu, dapat si J-Block yung panalo. Okay, may crowd advantage na ako. Sige, magsimula na tayo. Gubat, Ken! Halos lahat ng best moments of my career, Cebu City ang nag-host. I grew up dito sa Gubat at sa Rapolo, I shine the most. Kaya kung sasabihin mong ako'y whack, yan ay suicidal na approach cause they already know I'm sick. Dito ako na diagnose. Now I'm on fire, yes sir, and I'ma beat this NPC. You'll see his rounds get burned once na convert to MP3. You think you're sick, you get murdered, I'ma be the remedy and put an end to cancer na parang chemotherapy. Tapos na yung round 1. Actually, dun pa lang sa rebuttal ni MP3 about dun sa gay jokes, no? Tapos na eh, nabura na eh. Etong mga inispit ni MP3 dito, ano na lang to. Pang-close na lang to ng round.
Galing! Kasi di ba fourth stage mo na to? After ng tatlong panalo, sobrang perfect na aba. Ang kaso, tinanggap mo pa tong battle kaya sa versus kung dala ikaw ay critical condition. Paglanding mo pa lang sa Ubek, ikay worthless na tanga at pagbaba pa lang ng shuttle puta, terminal ka na. Kasi battle nila Onyx, okay. Nagtalo sila kung sino yung mas pangit. Tila utak ay makitid. Kung puro pangit lang ang angle, maganda ba yan sa image? Oh, nagets nyo ba yung picture? Sobrang babaw ng kanyang method. Paano papalag sa aking art kung kailangan pa na mag-develop? Ako'y battle rapper for the record, pero may artistry din mga bossing. Red at purple, ihahalo, pasa at sugat, magkukrossing. I paint a picture with my craft, at sa unang draft pa lang ay haunting. Ang pagpatay ay work of art, pero ang mukha di naman drawing. Kaya kung puro jokes lang dala niyan, ha, tsak na di magwawagi. Sa battle rap, ang pag-angat ay kanyang minamadali. Sa mga linya prima ko, bali-bali ka at sawi. Wala ng stand-up na comedian pag na-PWD. Puro jokes ka lang kasi. Ako kaya kung mag-joke sa gitna ng killing spree. Kumbaga biro lang yung PWD, pero handicapped ka lyrically. Kaya kung mag-seryoso at magpatawa, you can try to do this shit like me. But even if you break a leg, you don't have disability. Seriously? Okay, so marami na akong sasabihin, pero sige, tapusin natin yung round 1 ni MP3. Seriously? Mula nag-trending yung linya mong ikaw yung manok na mababa ang lipad, ino-overestimate mo na agad ang iyong abilidad. Siya daw ang manok na galing Leyte, pero big stage na to man, huwag mong ipagyabang dito sa gubat achievements mo sa sabungan. Kasi ako yung defeated sa aming batch, one of the best MCs ng Leyte, laging ino-overstate. Pero isa lang ang tumatak mong linya na nagbigay sa'yo ng break, kaya ako'y nangunguna sa'yo, bye. Klaro yan at no debate, kasi if all you have is one solid line, di ka pwedeng mag-overtake. Yeah! Ano? Ako'y hype na hype na! Ano, line for line ba? I can do this 24/7 kahit may 9 to 5 pa, hindi na terminal yung illness. Because before mag-time na, bibigyan ko din siya ng isang solid line. Vital signs ka! Gago! Utang ina, durog, isa pa, durog. So ito, sige, unahin natin yung gusto kong sabihin kanina pa. So yung gusto kong sabihin kanina pa is ito yung sinasabi kong improvement, no? Kung napanood nyo yung review ko na uploaded kagabi, yung Merz versus Nathan, isang gabi ko lang to pinanood, ah. So kung napanood nyo yun, ang sabi ko dun is kailangan ko makita yung improvement ni Merz pagdating sa sulat, kasi ano eh, sobrang ano, balik muna tayo dun sa nireview ko kanina, which is uploaded kagabi, so panoorin nyo na lang sa channel natin. Si Merz kasi nagantay ako talaga ng ano dun ng improvement sa sulat niya, kasi nga sabi ko nga sa inyo dun sa review ko dun sa video na yon, may mga times na sobrang broad ng atake ni Merz na hindi masyadong direkta sa kalaban. So yun yung inaantay ko eh, buong all 3 rounds ni Merz inantay ko yung mga direct punches na para kay Nathan. So yun, pero hindi dumating yun eh. So kaya ang comment ko dun sa end ng vid is sana makita ko yung improvement ni Merz in terms of retense. So bakit ko nasabi yon dito sa laban nila ni MP3 at ni Cancer? So basic lang kasi yung pinapakita ni MP3 ngayon is sobrang laking improvement, no? Napanood ko si MP3,
yung sa gubat, sino makalaman niya? Ay, di. Sa, basta napanood ko si, ano eh, si MP, nakakalimutan ko na kung sino yung kalaban ni MP3 na na-review ko, pero, na-review ko na si MP3, and from that video, is hindi pa ganito kalakas si MP3 eh. Diba? Alam ko, gubat din yun eh. Gubat din ba yun? I think gubat din. Gubat din yun. Hindi ko lang matandaan. Yun. Going back, kitang-kita ko yung improvement ni MP3 from that battle to this battle. So, yun yung gusto kong ipunto dun sa battle ni Merge kay Nathan. Litaw na litaw yung pagkakaroon ng improvement. So, props kay MP3, tangina ang lakas ng mga linya niya dito, especially dun sa one solid line, bawal mag-overtake, pero bibigyan rin kita ng one solid line yung sa ano, yung wala ng buhay pa, yung yatap na, 'di ba? So yun, ang dami pang linya ni MP3 sa round 1 na sobrang effective. Hindi ko na isa-isahin, pero tangin na sobrang layo din ng naging agwat ng dalawang to. Si Cancer umikot sa isang angulo, and yung isang angulo na yun is na nabura agad ni MP3 yun sa rebuttal pa lang. Doon sa huwag ka magbabaon ng pang grade 3 na asaran sa pamilya may binubuhay na. So doon pa lang tapos na yung battle eh. Pero tapos pagpasok ni MP3 sa pinakasulat niya, sobrang solid din. And doon pa lang, makikita na natin na lamang na lamang si MP3 sa round 1. So MP3 is a 10-7. Tangin na, ang layo nun. Okay, round 2. Lalaki daw siya! Kasi kasama niya yung asawa niya. Yan yung sinabi mo, sir. Kasama po pala yung asawa mo dito eh. Bakit mas gusto mo si Poison at Asher kasama sa hotel? Ang inang to. Yo! Gusto kasama sa hotel. Tangina, umuuso plagiarism sa music ngayon ah. Tangina, mga tamad mag-isip. Ito nga eh. Pati sa battle, meron din. Kasi ito nga eh. Sak Maestro Remix. Kasi, kung yung ibang battle rapper yung sinasabi, sila'y in-improve na Luni, in-improve na Delo, ikaw aminadong sak na downgraded, sa yung sarili wala kang bilib, Hansel na low budget, ikay parang biskwit. Tsaka, pero in fairness, Rookie of the Year, nominee sa Reddit. Pero para sa akin, that ain't right. Tangina, ba't di ako? May tatlong sunod na W ko last year na parang website. Malalakas din naman na kalaban ko ah. Yung isa, halos dekada yung experience. Habang panalo mo'y parang via default. Mga natalo mo'y walang ka-presence-presence. Tsaka, Jejemon daw si Merge. Kasi yung Merge, shortcut ng murder. Akala mo pangalan mo mas better? Ikaw nga eh! Yung MP3, tatlong alphanumeric characters lang, ginawa mong 8 letters! Putang ina mo! Pati YouTube, hirap na spillingin pangalan niya. Di lang kami! Kasi kung i-search nyo yung battle nito, yung lalabas sa suggestion, Merge versus Empathy. Nyo, mga putang ina nyo. Meron akong screenshot kung tamad kayo. Ang ilang to. Empathy ang puta. Napaka-emotional na digmaan. Kung si Merge nang ma-murder, ikaw naman nakiramay. E-M-P-I-T-H-R-I! Halata yung pagka-jeje mo! Minurder mo na yung spelling ng MP3! Ikaw na mismo pumatay sa sarili mo! Last two battles na ito, pero at least hindi ngayon. Last two battles na ito, tulog yung mga tao. Di parang bumabattle kay kumakanta ng lalabay. Merge and RG both survived the battle. Crown lang ganyang kaya mapatay kay Jigglypuff pag nasa mic. Kaya mga kalaban lang natatamo na sugat. Oo, Jigglypuff ka nga tinutulugan ng yung sulat! Okay. Tanginang to. Tapos, Jigglypuff, Pokemon po 'yun.
Tinutulugan ang iyong sulat. Oh, Jigglypuff. Tapos, nung paus pa nung ahon. Di ma-deliver na maayos ang bawat line. Pangit ka na nga pakinggan buong round one. Ganto ka pa mag-time. Dahil na, pwede namang pa ganyan, time. Pwede namang banto, time. yung sa kanya pa ganyan talaga eh. Ina, napaka-OA ni Bading. Ang pangit mong tumapos ng round parang kalagitnaan ng sex at may biglang dumating. Tanginang pag-time yan eh. Tanginang pag-time yan eh. Parang dance move sa TikTok. Ang pangit ng galaw mo! Kukunin ka na sana ng 8-8 rising kung 8-8 sinayaw mo! Tanginang to, pero okay naman yung sulat. Pero dahil sa delivery, nagiging parang balakang wasteland. Mapamusic mo ng battle, I sound better than MP3 na parang wave file. Kasi nakakatamad ka pakinggan. Tong MP3, pangit yung sound. Nat kung di mo madala na maayos material mo, natural maging dragging yung round. Tangina, special pick. Ito, boss, parang may mali sa selection. Walang pag-asa manalo tong MP, ito'y presidential election. Time Team Eroy. Wala daw pag-asa yung... Wala. Ineffective si Kenser sa mga napili niyang mga angulo para kay MP3. So, yun lang. Yun lang yung masasabi ko sa ano sa round 2 ni Kenser. Ineffective yung mga angulo, references na binanggit niya. Hindi talaga yun tumalab kay MP3. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Don! Time Team Eroy. Wala daw pag-asa yung MP parang presidential election. Pare, that's the thing. Wala tayo sa election. Mas maituturing pa to na boxing ring. At saka, ina-angle sa akin, Bading. Tangina yung mga angles, di enough. Inaasar mo kung Bading taps reference mo, Jigglypuff? Usapang hotel. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na tanga to, mga tol? Mga unan sa hotel, dinala hanggang sa mall. After check-out, nag-lunch kami sa Shakey's, pero siya'y bobo, mga sir. Si Arik nagtaka, ba't yung chinelas mo may logo ng hotel? Tsaka, nung ahon, eto, usapang YouTube. Nung ahon, sabi mo 17 lang subscribers ni Onyx na mas marami yung sayo, pinagmukha mo siyang tanga. Ang kaso, nung nag-check ako sa YouTube, sinungaling ka pala. Subscribers ni Onyx, 613. Sa kanya, 371. Aba, parang BBM ang kanyang methods. Niloloko lang kayo gamit ang numbers, parang bigas na 20 pesos. Gago, ang angas niya din, no? Isa pala tong fake na writer. Kung kanina may fake tumba, siya naman may fake subscribers. 371 lang yung sayo, 613 sa kanya. Pag kinumpara, napaka-senseless. Parehas lang din naman pala na pwedeng itaya sa swertres. Gago, sasabihin mong konti lang subscribers niya tapos mas konti yung sayo? Nag-iisip ka ba? Parang sinabihan mo si Jonas na banlag, ta si John Leo ka pala. Yung subscribers, di ang sukatan ng galeng. So fuck the numbers and the digits. Kung ang usapan ay pagiging sick, hindi na vital ang statistics. Kasi ikaw, www, tatlo nga panalo mo. Pero versus Onyx, 0MB, tsaka Chibi Bay ang labo. Puro pangit ang mga standing, kaya lagi kang yamado. Ako, Ban RG at tsaka Merge, puro undefeated at the time ng battle namin. Kaya gago, binibigay sa'yo mga talunan, binibigay sa'kin, walang talo. Mga nakalaban ko, puro technical tsaka well-rounded. Kitang-kita naman, bro. Siya lang yung hinain na mahina. Kaya Rick, ang angas mo. Parang pinagsabay ang past at present. Ibang trip na tong ganto. Kasi isang taon ako sa flip-top, tas unang week ko pa lang to. See,
Special pick. Pero mas mahirap aking path. Ako yung mas mataas ang standards. Mas nagbibigay ng effort. Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita sa aking record. Kung nakalaban ko, mga nakalaban mo, ako sana yung walang talo. Pero kung nakalaban mo, mga nakalaban ko, for sure wala ka pang panalo. Kaya dihado na tong gago. Sigurado na tong... Okay, so yung about dun sa mga nakalaban mo, about nakalaban ko, I think meron na akong narinig na ganun yung punto. Lalanin ko lang kung kanino. Hindi ko na maalala kung kanina. Pero ang naalala ko kasi yung kay Poison eh. Poison versus Pistol eh. Yun yung naaalala ko. Pero for sure naman is hindi yun yung gusto kong i-point out sa ano sa mga oras na to. May isa pa ako. Hindi ko na maalala kung kanino ko narinig, pero may ganung ano, may ganun na kong linya na narinig. Yung about dun sa kung kung nakalaban mo yung mga nakalaban ko. 'Di ba? So, tapos kung ako naman yung nakakalaban ng mga kumalaban mo. May ganun eh, may ganung linya. Hindi ko na maalala kung sino. Nakalaban mo, ako sana yung walang talo. Pero kung nakalaban mo, mga nakalaban ko, for sure wala ka pang panalo. Kaya dihado na tong gago, sigurado na tong olats. Panindigan mo standing mo, dapat katamo in accordance. Kasi sa entablado, tarantado mga rap mo, not important. Wala kang talo, pero wala ka rin panalo na performance. Galing. Kaya akala mo madali lang? Pues sa akin di yan pwede. Ang galing mo ay ilusyon na sa kalaban lang nakadepende. Babalik ta rin kumundo mo at na mga fans mong putapete na makita mo ang Surigao nangingibabaw na sa Leyte. Kaya ngayon itatabi, di mo ako maaapi. Walang kwenta 3-0 mo pag nasirohan ka ng 3. Parang recording session lang sa studio, sana ay magets mo to. Na kapag meron ng MP3, malamang tapos na record mo. Consistent na atake para kay MP3. Ganda ng gusto ko yung performance ni ano ngayon ha, ni MP3 ngayon, kasi ulitin ko lang ha yung comment ko sa round 1 ni MP3. Ulitin ko lang yung comment ko na sabi ko nga sobrang consistent, sobrang kitang-kita yung improvement. Kita niyo naman yung improvement ni MP3, no? Ako sa mga napanood kong battles niya, hindi pa siya ganito kalakas nung mga na-review ko na battles niya. Hindi pa siya ganito kalakas. Pero ngayon, kitang-kita, litaw na litaw yung improvement. Tapos, in terms of haymakers, punchlines, gagi, dikit-dikit na talaga yung mga haymakers at punches, mga punchlines ni MP3 dito. Hindi ko na isa-isahin, kitang-kita naman na sobrang epektibo at sobrang nauuga niya talaga si Cancer doon. Kahit naman si Cancer, napapalakpak eh. No, hanga siya dun sa pinapakita ni MP3 dito. Lakas nun, about dun sa mga inispit niya ng mga angulo, solid yun. MP3 yun, men. 10-7 pa rin yun para sa akin. Yo! Nag-angle pa to about sa shakies, chinelas ng hotel. Putang inang bobo mo. Lahat ng bars na yun, di yung totoo. Wala namang chinelas dun sa hotel eh, di ba boss? Wala nga ring toothbrush, bumili pa ako eh. Itong bubong to, imbento. Yo, nanood doon ng PSP Cebu. Nung natapos yung event, nagtanong ako after. Mike, sino nanalo kina J-Block at Moth? J-Block dapat yun. Yan kanyang answer. Nung lumabas ang video, napagtanto ko na bobo ka na rapper. Akala ko matalino, nadadala ka din pala ng hype parang mga huradong bumoto kay Sak nung laban nila ni Acer. Kasi yes. Kung nagbabar si Panga, si Bakla, to dumaglap. Di lang basta gusto maging Sak ay may gusto kay Sak. Proud na proud ka siguro ngayon. Kasi pang international na yung idol.
Kung kay Sak may nagmabadyang malaking disaster, ikaw naman binabodybag ng Yolanda Survivor! Tanginang to, boses okay. Pang mahinhin. Kaya kahit lupintan yung sulat, di magiging solid yung spit. Tamang MP3 pangalan kay tunog Sak na losi compressed. Nung ahon 14, tumbak lang to, napaka-stupid yung trip. Gustong pumasok sa hotel room ng maestro para kunin yung brief. Speaking of ahon 14, ang lakas ni RG ng 1 minute at nung gubat ah. Pero nung batong ahon, napakahina. Tapos sa pre-battle interview ng laban nila, ito yung pinagsasabi ni Iha. Sinabihan ko si RG na gatunuhin mo, ganunin mo. Kaya ayun, pangit ang ipinakita. Tamang bobong bersyon ka ng maestro sa liga. Kasi imbes na lumakas yung tinuruan mo, mas lalo na humina. Tangina mo. Tsaka, mas lalo na humina. Tsaka, kung yung ibang battle rapper, nasa dugo yung pagiging makata. Yung sa kanya, nasa balat. Parang ink yung skin color. Ang dark-dark mo, MP3! Ano ka? Sound effect sa horror? Takin ang kulay ng balat yan eh. Tragedy? Walang ka-brightness-brightness ang puta, ano ka nagtitipid ng battery? Nag-PM sa akin yung ex-boyfriend mong si Pinpluma. Sabi niya, "Good day, M-Tol. Meron lang akong gustong sabihin." Sabi ko, "Ano yun, Tol?" Sabi niya, "Si Mike, basta lights off, imposibleng makasiping." Nagiging invisible ang puta. "Ang itim-itim mo daw," sabi ng ex-boyfriend mo, Mikey. "Pag nakahubot-hubad ka raw, para kang nakadamit pang Akatsuki." Gago. Tangin lang to, kamukha si EJ. Para mo siyang brother. Ang kaso skin niya ay lighter, habang ikaw mukhang EJ na walang power. Kasi alata naman sa balat mo na powerless ka. Skin color malabong maging light. Feeling future ng liga ang puta, kasi sabi niya kay RG, "The future is not looking bright." Alam niyo ba kung gaano kabobo si Mike? Fan siya ng Clippers. NBA franchise na loser! Sabagay, yung LA Clippers parang Sak maestro eh. Parehong mga choker! Choker sa playoffs, choker sa isa buhay. Yan ang kanyang mga tipo. Naaalala niya kasi ang mga panahong nag-choke siya sa kaka-deep throat. Time to Meroy Bayot! Okay, round 1 ni Ekenser. Ano na yun? For me, naging dragging na yun kasi paulit-ulit na lang siya ng angulo. Sak maestro, bading. So parang ngayon, round 1, 2, 3, doon lang umikot yung pinaka gustong sabihin or gustong ipunto ni Kenser. Bakla, sak maestro, ano pa. Basta doon lang umikot lahat. So I don't think haba ang pa natin yung comment natin sa ganong mga angulo. Kita nyo naman na naging dragging na. Diba? So, nakakasawa na yung marinig yung ganong angulo sa 1, ganong angulo sa 2, ganong angulo sa 3. So, hindi naging creative si Kenser sa part na to. So, yun, MP3. Nagustuhan nyo yun? Pabalik-balik na angle, Bading at saka si Sak. O, diba? Grabe naman ang F. Kasasabi ko lang sa inyo na puro ganun lang yung angle. Tapos, diba, yun din yung nasabi ni MP3. So, yun. Nakikinig ako, guys. Balik na angle, Bading at saka si Sak. Grabe naman ang effort. Pero pabalik-balik na lang, parang sirang plaka kasi sira na ang iyong record. Yolanda Survivor ka? Tangina, tindi. Kung nakasurvive ka sa Yolanda, tangina, sa akin hindi. Yeah. Pero bago ko magpatuloy, gusto kong magbigay pugay sa kanya kasi undefeated siya as a rookie. At yung lines nakakatawa dahil sa laki ng kanyang mata. Pero hindi. Solid talaga yan. Kaya Cebu, palakpakan at magingay para kay Ban.
Akala mo ikaw? Ulul, ganun ka ka-replaceable. Ika'y low budget na edition. Ikaw ang lesser na band. Dapat pangalan mo, Restriction. Magingay para kay Restriction. Sabi ng Reddit, siya daw yung best joker sa aming batch. Kaya yung Cebu na dismaya, ini-expect nila si Ban pagkatapos ban-ban lang pala. Kasi dati kang nagbabars. Pero nung Gubat 12, explain ko lang sa mga di nakakaalam. Yung mga bars niya dun seryoso, pero pinagtawanan. Di niya sinadya na maging joker. Ganun siya ka-inutil. Nag-blow up lang by accident, parang disaster sa Chernobyl. Kaya nung ahon, puro kababawan. At ang mga rounds di pang dikdikan. Kasi upang bumenta lang sa big stage, ang clown naging comedian. Okay lang naman mag-jokes, pero dapat mag-improve ka, men. Yung jokes at bars ay walang bisa kung banu ang yung dating. Nag-transition ka from bars to jokes, pero yung skills ganun pa rin. If laughter is the best medicine, eh bakit di ka gumaling? Kasi imbis na mangibabaw, naging mababaw. Kaya paano papalag sa akin? Imbis na siya'y maging malalim, naging kampante sa ilalim. Imbis na mag-improve ang skills, di niya na ginampanan. Imbis na pangatawanan ay naging katatawanan. Kung gusto mong mag-jokes, dapat one of the best ka sa ganun. Di yung finiflex mo patapon. Mas nakakatawa pa ang joke ni GL na wala na siya na pera na ngayon. Ulul, mas lil ka pa kay Strax. Nasa fit ka lang ni Masta. Mas kay pa sa'yo si K-Ram. Mas may dating si Fonger lang hiya ka. Hindi ka pa sure kung joker ka. You're not ready to fight this. Kasi kung si Manda, baliw, ikaw identity crisis. Kaya ayun na, na-trap not, na-burn up yung branding. May joke siya? Well, thumbs up. But worth what? It's nothing. Undefeated ka? Well, tough luck. It hurts, Brad. Ang asim na sa'yo nga, ang last laugh, yung first blood sa akin. Tangay na. Tangay na. Di kami magkalibel. Para sa akin, di to worthy. Ikaw ay early lang na hype, pero your words can never hurt me. Boss, dapat mas malakas yung binigay. Yung pareha sa akin na no mercy. Kaya sa next event, ibigay na sa akin si 30. Yeah! Oh, tangay na. Hi, third. Fuck you. Di mo ko kaya lyrically. Baka ikay mahimatay kapag na-shock sa EMP. Kung sulat lang ang basihan, I can beat you easily. Huwag ka lang sana magpatulong sa kaibigan mong si Tipsy D. Oh! Yung... gago! Yung 30 ng bataan ang tinutukoy ko! Yung 30 ng bataan ang tinutukoy ko. Hindi yung 30 na Bisaya. Di ko na yun i-call out. Si Mr. Lefty ang bahala. Tang inamot. Yo, check, check! Tang gagi, kitang-kita ko yung improvement ni MP3, man. Ito yung gusto kong ano, mapanood talaga. The improvement of MP3 was sobrang laki, sobrang taas. Nakakatuwa lang kasi yung pagkatapos na mag-spit ni Kenzer sa round 3 niya, sabi ko kanina is umikot lang sa ilang angulo, no, yung sak maestro bading. Tapos pagpasok ng round 3 ni MP3, sinabi rin niya yun. So ang classic lang na yung ganung yung napansin ko throughout all three rounds ni Kenzer, na napansin din ni MP3 on the spot, diba? So, ang galing lang. Natutuwa lang ako dun sa observation ko. Kasi, hindi ko pa napapanood tong battle na to. First time ko siya mapanood ng as a whole. So, yun. Nakatuwa lang natuwa lang ako dun sa observation ko. Kasi, yun din yung na-observe ni MP3. Yun, all three rounds MP3 yun. Malamang, kitang-kita naman. So, yun. 30 to 21. Sobrang layo nun. All three rounds. All three rounds MP3. Walang duda. Yo! Guba 13!
Maging ulit, oh, sa laban na yun. MP3 mula Surigao at Kenzel Ratacloban. Ang boto ng Orado, klaro naman, 5-0 para kay MP3. Ang boto ng Orado, klaro naman, 5-0 para kay MP3. Shoutouts, Kenzer. Shoutouts. Yo, shoutouts, Kenzer. Shoutouts din sa kay Micaela Loreto, jowa ko. Shoutouts. Shoutouts, Regent Heroid, Extreme Files, O53 Battle League, Blessed Cartel, ye, ye. At hatanan nga nagpapa-shoutout, ye. RG, binatapos si... Shoutout kay RG. MP3, malinaw yung round 1. Yung round 2, medyo dumikit si Kenzer doon pero natabunan siya talaga ng sobrang lakas na punchlines ni MP3. Yung round 3, sobrang lakas ni Kenzer doon. Slow start si MP3 nung round 3 pero sobrang lalakas na nung dulo niya tsaka yung ender niya, sobrang solid noon. Bago yung ender niya, sobrang solid din noon. Tangin na, yo, MP3. Ban, Chum Newbeck, Apollo. Ban. All 3 rounds para kay MP3, wala naman maraming kaliwan na kinakita naman. Yeah. All 3 rounds, binuto ko si MP3 kasi yung mga... Okay naman si ano si Kinser, yung mga jokes niya, pero si MP3 balansi kasi may jokes bars na balansi niya yung laban. Kaya para nahawakan niyo yung buong laban na yan, kaya MP3 all 3 rounds. So that's it! Naging mahaba rin pala yung ano natin dito, yung review natin sa battle na ito. Umabot tayo ng 40 minutes o 41 minutes. Yun, pero yun, sabi nga ng mga judges, no, wala na masyadong, sabi ni Ban, no, wala na masyadong explanation. Kitang-kita naman na MP3 talaga yung battle. Actually, sa in terms of haymakers punchlines, tangin na MP3 talaga yun. Rabattles, MP3 talaga. Yung observation ni MP3 sa all 3 rounds ni Kenzer. Diba? Si Kenzer, umikot lang talaga siya sa isang angulo or dalawang angulo lang. And hindi yun enough para matalo mo ang isang MP3. So, yun. MP3 vs. Kenzer. Shoutout sa dalawang to. Pero, tayo na. Props kay MP3. Kitang-kita ko yung malaking improvement niya sa battle rap. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. And, ano tayo? Zoning. Zoning muna tayo after netong gubat na to. So, tatlong zoning muna tayo. I think, Katana Mirage. Yun ata yung unahin ko sa zoning. Tapos, Nego G. Antonim. Tapos, Unico. Saint Ice. Yun. Diba? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.